Guys, for today's video, gusto ko sanang pag-usapan natin itong online lending app na to. Kasi habang nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko yung ad nila na napaka-enticing talaga kasi pinapakita nila na maliit lang yung interest. Ito, sabi niya, 0.32% lang ang interest. Kung per month yan, masyadong mura, di ba? Mapapa-click ka nga. And actually, kahit hindi nila sabihin, yung ad lang na yan, nakalagay na 0.32%. Ibig sabihin, it's less than 1%. Eh, okay na okay siya. Pero, kailangan nating tingnan at himay-himayin kung 0.32% interest nga ba siya. At ito yung lending app na tutulong sa atin at hindi tayo pagnanakawan. Well, kung gusto nyo malaman, samahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you are in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Before we start the video guys, I just want to let you know that this is not a sponsored video from Mabilis Cash or anyone, but this is more on review and yun nga, paghihimay-himayin natin kung okay ba itong Mabilis Cash na to. And again, I am not recommending any online lending apps as of this moment. Just to be sure. But yun nga, kailangan natin mapag-aralan kasi. Okay, so ito yung ads nila. So sabi dito, pag ang loan amount mo daw ay 8,000, so ang monthly installment mo daw ay 1,717. Mukhang okay naman, di ba? Parang, and then yung 15,000 daw, nasa 2,000, and then loan amount na 25,000, magbabayad ka daw ng 3,203. Compute natin yan later on. Pero tingnan muna natin itong ads na pinapakita nila. So, yun nga daw, ang interest rate nga daw niya ay 0.32%. So, kapag pinuntahan natin si Mabilis Cash sa App Store or Play Store, sabi dito, it's under Mali Lending. And kapag tiningnan natin siya sa SEC website, well, ito siya. Okay. So, nakalagay dito, why Mabilis Cash? Get up to 25,000, loan approved amount, increase your limit with one-time repayment, etc., etc. Ito, low rates daw. All fees as low as 3.2 pesos per day for borrowing 10,000. Parang ang baba nun na, 3.2 pesos. Eh, well, nandun yung catchphrase guys, as low as. So, huwag kayong paloloko. Okay, get the full amount and no hidden fees. So, sinasabi dito, ayan, ang maximum APR daw nila, annual percentage rate ha, APR is 30%. Tandaan nyo yan. So, ito yung app, yan. Basically, yung process is download yung app, fill up nyo yung information, mag-picture kayo ng ID, and then mag-selfie kayo, and then ilagay nyo yung financial information nyo. Tapos masasubmit na siya and then magko-compute na siya ng credit limit nyo. And then ma-approvean kayo ng credit limit. But let's concentrate dun sa elephant in the room, which is the interest rate and kung okay ba tong online lending app na to at hindi pa tayo pagnanakawan or what. Diba? So check natin itong 25,000 na to kasi naka per annum na to, 12 months. Sabi dito 3,283 pesos times 12. It would give us around 39,396. I-minus natin yung 25,000 na principal amount. It would give us around 14,396 na interest for 1 year. And kunin natin ang percentage niyan. Let's divide it by 25,000. It would give us around 57.58% per annum na APR. O diba, sabi doon kanina na maximum APR is 30%. So, di ba, sa ads pa lang nila, may disconnect na. Yung ads nila sa Facebook na naka 12 months, pinapakita na 57%, pero yung APR naman sinasabi nila is maximum 30%. O, di ba? Ang gulo, di ba? So, ito yung one point na kailangan yung tingnan. Ito pa, yung nakalagay din sa Facebook ads, sabi na interest rate from 0.32%. So, yung dinidisplay nilang amount is not reflective of that interest rate. Pero 57% nga ba ang annual percentage rate niya? Well, hindi rin. So, ito yung pangalawang disconnect na nakita ko. Nag-check ako ng ibang user and yes, hindi rin maximum na 30%.
take for example na lang na ito, sa 500 pesos na credit limit na uutangin nyo, ang repayment amount dito ay 325 pesos. Na gagawin mo yan ng isang buwan, so magbabayad ka ng dalawang beses kasi every 15 days. So sa 325 times 2, 650 pesos ang babayaran mo sa loob ng isang buwan. E 500 lang inira mo. So minus natin 500, ibig sabihin nag-interest tayo ng 150 pesos. And i-divide natin sa 500, lalabas na 0.3 or 30% ang add-on interest. Hindi 0.32%, ha? It's 30% ang add-on interest. Kung kukunin natin ang annual percentage rate niya or ang APR, multiply natin yan by 12, lalabas na 360% ang annual percentage rate niya at hindi 30%. Medyo niloko tayo in terms of the wordings kasi hindi naman kasi lahat ng tao ay alam ang ibig sabihin ng APR, di ba? Yun nga ang purpose ng channel natin is to educate everyone na kailangan yung malaman yung ibig sabihin ng APR and malaman kung paano siya kinocompute. So if we compare it sa lahat ng mga na-review natin, syempre nandun siya sa category ng mga online lending app na may mga matataas na interest. Well, mas mababa pa rin talaga ang mga Indian nationals na nasa 120% per annum, Manikat na 145, then sunod ng Tala, OLP, Kasyalo, ito, dito siya. Second to the last, mabilis cash bago mag-digito. Ayan. So, yan yung comparison natin and makikita nyo na medyo hindi maganda itong interest rate na binibigay ni mabilis cash. Based lang to sa facts na nakikita natin na pinovide nila and na-experience natin. Na. So, wala naman tayong iniimbento dito. Okay, check din natin yung review nito sa App Store. So, sa App Store, 4.4 star siya out of 5. So, mukhang, yan, pag tinitingnan ko, mukhang okay naman kasi nakakapag-loan naman yung mga tao. And meron lang siyang 496 ratings. Sa Google Play Store, meron silang 42,000 reviews at 4.5 star sila. Ano naman siya legit? Kasi puro, 5 star. More on, ang issue is on reloaning, ayan, na auto-reject sila, or what. So, for our question of the day, so, marami na nagsisilabasan talaga mga online lending apps and iba't iba mga pangalan. Mabilis ba kayong maniwala sa mga ads na sinasabi nila na low interest, high loan amount, etc.? Let me know sa comment section sa baba at pag-usapan natin yan. And pwede kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating GCash giveaway. And also, huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag road to 75k subs and mag-like and subscribe dito sa aking channel for your chance to win a cellphone sa ating cellphone giveaway once we reach the 75,000 milestone. So yun lang muna po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Vic2009. Sabi niya, thank you po for sharing. Happy New Year po. God bless. At Vic2009, maraming salamat din po sa panonood at sa pagsuporta ng aking channel. Thank you so much. Yun lang po muna for today's video. I hope you could like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!